pakainin natin ano. Pakainin natin yung mga turtles natin, yung bao. All right. And here is our spicy kangkong na niluto sa Hibi and Bagong Balayan with kamyas. Perfect yung kamyas. Hmm? This is my first time to actually do this combination of the kamyas. Sarap. Hmm. Hmm. Amen. Sarap. Hello and welcome to Guam at Home. Today we are making simpleng ginisang kangkong. Yun. Di ba? Siyempre, as simple as it is, kailangan masarap siyang kainin. Iba kasi, it's too simple. Mm. Lagyan natin ng konting pampalasa talaga. So, today, instead of the regular na sibuyas, bawang, lagyan natin siya ng konting ano, heavy. O pare, heavy nito. O, so, dried shrimps. No? We'll put in dried shrimps, so we'll put in, gawa tayo ng marami. Tignan natin yung heavy. And then with this, we'll chop it a little. Yan. Because it's dried shrimp, so medyo matigas siya ng konti. So what we'll do with this, just soak it with a little water. Huh? Para lumambot siya ng konti. While we prepare our ingredients. Yun. Ang ginamit natin dito, ito pula na sibuyas. Sa palengke, if you go to the palengke, tala dito sibuyas Bombay. Okay? Yun. Tapos gawin natin, siyempre salty eh. Lagyan natin ng konting ano, acid using kamyas. Ah, hindi, dito, kukuha ng kamyas. Sorry. So, itong iba natin, dami sa taas eh, pero di tayo kukuha sa baba. This fruit is really very sour. Isa sa pinakamaasim ng mga prutas, no? And this endemic in the Philippines. It grows anywhere. Madali siyang pa tubuin. Minsan nga, biglang tumutubo na lang eh. Ito, enough. Siguro pwede na ito. Kagabi naman natin, pang-accent lang ito dun sa ano? Pang-accent lang natin sa kangkong natin. Tanggal natin yung mga old na flowers na yung parting flowers na tanggalin natin. Good, that's it. So, ito na yung source of acid natin. Alright? We'll get a few of this. Pang-accent na natin sa, no, sa taste natin. Ang ganda sa itsura nun. Medyo parang star yung itsura nun pagkikinat mo siya crosswise. Ganda. Asim nito eh. Nakaya niya na ba ito ng ganito lang? Asdom kayo eh. Pag sinabi lang, asim naman ang mukha mo. Yan. Asim naman ang mukha mo. Mm. As luma eh. Mm. Pero sarap. Really good. Onions natin. Ano lang, oh. Kuli mo lang namang malaki. You don't have to take out the roots. And it's tender naman yung roots niya. So, kahit putulin mo siya na ganun, okay na rin. Ayan. Put in lots of it para masarap yung pagka-season ano natin ng kangkong natin. Ayan. So, while I'm doing this, I'll heat up my skillet. Ayan. Na matapos ako mag-ano, matapos kong putulin lahat ito. Mainit na yan. Gagawin natin, we'll make a broth. No?
Dang. Good. And then, garlic natin. Lagyan natin ng sili para medyo may bite. Ito, lahat ito, talaga makakuha nyo sa market natin, available kahit saan. So, yung mga pampalasa natin, we are putting yung dried shrimp. Sa Tagalog eh, dati nung bata kami, hibe ang tawag eh, hibe. Pero ngayon, heavy na. Bumigat na siya eh. No? So, heavy. Di ba sa una, hibe? Hibe? Siguro Bisaya, binasa, hibe. Heavy, pare. No? But we're using also, ito, bagoong balayan. Yan, fish. Fish bagoong, yan. Boneless bagoong. Ano? Linggayen. Wow! Wow! It reminds me of ano? Yun na. Sige. Okay. So, ngayon malambot na siya. Mainit na rin yung skillet natin. We'll put in some olive oil. Okay. Ayan mo na. Okay. There. Kasi marami rin yung lalagyan natin dito eh. Unahin natin yung onions natin. Isa ka di onions. Good. Once our onions are soft, lagyan natin yung garlic natin. And then prepare na rin ako ng ano, ng pepper. Ready? Here. Okay. Say onions natin. Pati pa. We'll put in our garlic now. Okay. So once the garlic is soft, we'll put in our shrimps. We'll put in first our ground pepper and let it cook. Ayan siya maluto dyan. Ayan siya mag-toast. Yung pepper na yan, ganyan lang yan. Pero pag tinoast mo, it gives you additional flavor. No? Tingnan na sili. Gawa tayong sili. Kasi masarap ito medyo spicy ng konti. Okay? Let's make our kangkong. Let's make our kangkong a little spicy. So once our garlic is soft, tapos toast mo na yung pepper, mix mo na siya ulit. Yun. Ganda. Okay? Mabilis lang ito. Oh. Mababrown ito agad lahat. Oh. Alright. Chili. Tapos ito na yung hibe natin, yung dried shrimps. Okay? Go shrimps! Let it boil. Iba na oh. Iba na yung amoy niya. Reminds me of my teenage days. No? Basta saka kumakain, di ba? Yan. Good. Let it boil. We'll make a broth out of this. Ayan. Tigyan pa natin siya ng konting water. Dito naman natin i-steam yun. Oh. Yung pinaka-water niya, dyan na magsisteam yung kangkong. Tuloy-tuloy lang yan. Once pag-boil na siya, lalagyan natin yung bagoong balayan natin. Wow. Okay. We'll put in a little salt. Put in a little toyo. Sugar is optional. Kasi na medyo may konting sweet taste, it's up to you. But if you want it savory, yung flavor niya, you can leave it like that. Okay? Shake na itong bagong balayan natin. Wow. Yun. To give it more.
aroma. In a scent. One more flavor, yun. That's it. Sarap kaya nito. Before natin ilagay yun, no? Yung kangkong, subukan mo natin yung, titikman natin yung taste niya. Okay. I'll put in a little soy sauce. Get more flavor. Yun. So, yan yung pinaka-broth natin. Yan. Diyan natin dulutuin yung kangkong. Okay? Good. So, I'll wait for it to simmer. So, itong kangkong, kunin mo lang na ganyan. No? Pwede mo ikutsilyo. Putulin ang kutsilyo. Kendo. Dito. Ito. I can just leave this here. And that, or pwede nyo kamayin. Kamayin nyo lang, ano? Dito. Yun. Some people, sinasama nila to. But for this, hindi ko nasasama. Nice. Okay. This one, bibigyan natin mamaya sa ano? Sa turtle natin. May turtle ako dyan eh. So, kumukulo na ba siya? Ito, pakuloy natin mabuti. Nice. Try this. Wow. Sarap. Tamang-tama yun, ano? Yung saltiness niya. Tapos mamaya, bago siya maluto, ilalagay natin itong ano, itong iba, itong kamyas. Okay? So, it's boiling. Pwede natin ilagay yung ano natin, yung kangkong. Sa English, they call this watercress. I'll tell you a funny story. So, one time, kumakain kami ng ano, ng sinigang sa bahay. Tapos, kasama mo si John Estrada, yung mga barkada namin. Biglang si John Estrada, nabilaukan habang kumakain ng sinigang. Siyempre, medyo nakakatakot. Gusto, Kuya Combs, Kuya Combs, Kuya Combs. Bakit? Bilaukan ako, nabilaukan, sabi niya. Hinila niya yung kangkong, nasabit yung kangkong dito. Ang haba. Kung saan, ano ka ba? Hindi mo ginunguya yung pagkain. Sumabit yung kangkong ganyan kahaba dito sa kanya. Hanggang hindi ko makalimutan. Napakaloko na dyan estado talaga. Ay, nako. Yun. Tignan natin siya dyan. So, habang naluluto to, it will wilt. No? Delete ba yan? So, punuin nyo talaga. Punuin nyo na. Yan. Kasi delete naman yan. Tapos, sarap muna natin. Sarap muna natin siya. Pag nalanta na yan, bababa ulit yan. At saka natin bubusta ulit mamaya. Okay, just leave it there. Just leave it there. Ilinisin natin ito. Yun. See? Pag mainita na siya, malalanta na yan, lumalambot na siya doon. Kumukonte. Just leave it there. Then mamaya, natin siya mi-mix. Okay? Leave it there. Let it cook some more. And before that, pakainin natin, ano? Pakainin natin yung mga turtles natin, yung bao. Okay? Halika. Kain na yun. Oh. Let's eat. Okay? Oh. Down that. Oh. Sit. Oh, uy. Down. See? No. Bakas kumain, oh. Ito yung down. Ito. Oh. Down. Nice. Lalaki, no? Saya. Oba no, kaon. Oh, sige. Sige.
Sige. Saon? Okay. Ba. Laki, no? Nice. Masaya yung mga sulkata ko ng mga pagong. Nice. Kaya pag naluto siya, oh, lumili ito. It's almost cooked. It's actually cooked. So what we'll do at this point, sama natin ano, yung iba. Ano, iba. Yung kamyas. Okay. So meron siyang konting alat. One more mix. So you can see nandyan. We're just mixing this sa para yung sauce niya sa ilalim pumunta rin sa leaves, no? But our kangkong is cooked already. Beautiful. Okay, what I'll do? Siyempre, kahit ganyan yun, tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa usawan, eh. No? For some reason, yung isa sa nature natin, gusto natin sa usawan, gusto natin may sabaw. Ganun tayo, eh. Bigyan natin ng limoncito. Okay. So, nice. Tapos ko tayo nung kangkong natin. Yum! Beauty. Serve na sa plate. Alright, and here is our spicy kangkong na niluto sa Hibi and Bagong Balayan with kamyas. Okay, let's try this. Put the chopsticks to it. Okay. Panatin. Sarap ito. Wow. Spicy. Merong ano, sili. Masim kasi merong ano, kamyas. Sabi saya, iba. Perfect, no? Perfect yung kamyas. This is my first time to actually do this combination of a kamyas. Sarap. Man. Up. Imagine, huh? And you know what? Ano ba masasabi to? Lagyan natin ng konting sesame oil. Let it, ha? Just a drop of sesame oil. Yeah. Just a drop. There. Yeah. Mag-iba pa yung dimension nito. Bongga talaga to.
Mm. Perfect. Dagang sabi nga, papagano. Luring. Good. Kaya baka makalim muna natin. So yung niluto natin kanina, lagyan na natin. Ayan. Good eh. Really good. Good, really good. See, with very simple ingredients, you can create really good dishes, no? It's just a matter of combining the right ingredients, no? Hindi kailangan ma-expensive, hindi kailangan mahal. In fact, itong mga kangkong, especially in the provinces, pag medyo swampy yung mga lugar, may mga river, tumutubo lang yung kangkong doon, eh. Or, kunyari, wala pang kangkong sa inyo, yung mga naiwan na ganito, yung ganito, mga ganito, itali nyo lang sa tabi, sa may kawayan, let it float there, tutubo yan. Give it 2 weeks, 3 weeks, natutubo yung mga dahon niya. Then you have your kangkong. Ganun lang siya mag-propagate. Alright? Thank you so much for joining me right here in Gomato. Please do this in your own kitchen. Share it with your friends and enjoy it with your family. Please like, share, subscribe, and press on the notification bell para alam niyo kapag meron tayong bagong video na palabas. Alright? So I hope you enjoy this episode. Have a nice time. Bye.